So this weekend, we're going to my favorite, Boracay! Ayan na. So, sasakay muna kami ng bangka. We took a flight from Catiklan Airport. And ito, isang sakay ng bangka. Nandito na kami sa Crimson. Oy, hindi po sponsored to ha. I wish. Pero syempre, I'm posting dahil ang ganda ng experience namin. O ayan, di ba? May pahugas pa sila ng kamay. Inasnan pa ang mga kamay ko. Parang idadaing lang ako, no? Ayan, inasnan and hinugasan. And look at this room! Oh, diba? Ang nagdala talaga dito is the view, the energizing view of Boracay. Ang ganda-ganda, diba? Perfect na perfect lang. Parang honeymoon ng peg. This is the public beach here at Station Zero. So behind me is Mobenpick Hotel. This is Crimson and that is Island Shangri-La, Boracay. Mas maganda pa rin talaga. In a scale of 10 yung pinakamaganda. 11 para sa akin yung beach sa Station 1. Ito is 9. Pinakamaganda pa din talaga doon. Pero dito, you still get a vibe of Boracay. Pero mas peaceful, mas exclusive, and ayan na mismo sa harap ng resort. Makikita mo kasi yung tubig dito, medyo hindi ganun ka clear pa din, pero may mga lumot-lumot kasi ito ay open sea na. Ayan na, makikita mo, open sea. Unlike doon, parang may island pa dun sa kabila na maharang. And mas malakas ang alon dito. Beautiful beach morning. Or morning at the beach. Para mas maganda pakinggan yung morning at the beach. We're going to have breakfast. Eto, ano kaya? Mag-breakfast tayo sa Mobenpick. Papapapasukin kaya kami. So dito, pwede pang gumawa niyang sand decorations. And you can see locals here. Eto, so mukhang maraming locals na nakatira sa paligid-ligid nitong Station Zero. Ang bongga din ang breakfast dito. Wala kang mamimiss whether you want Filipino foods, pastries, Asian foods, Western foods. Nako, kompletong kompleto. They even have dim sum. Ano pong dim sum to? Chicken na lang. Okay, thank you. And they even have noodle station. Morning, Boracay! So we're having breakfast dito sa buffet restaurant ng Crimson Hotel and sarap ng breakfast nila. Actually, yung coffee lang natatapangan ako pero hihingi pa ako ng espresso. So today, aside from enjoying the amenities of our hotel, lalabas kami, baka pumunta kami ng D-Mall, magpo-food trip. Pero meanwhile, i-enjoy muna namin ang aming breakfast. So, eto, Filipino favorites.
Masarap yung tapa nila. Yung longganisa hindi ko pa natitikman. Yung calamansi muffin nila is a must try. Siya hindi niya nagustuhan pero ako gustong gusto ko. Kasi moist siya and fluffy. And sa Imada was good. Ube pandesal, masarap din naman. And ayan, tikim-tikim lang para jeta pa rin. Hello. Hello, Tia. Wala ka dito. Si Mami. Si Nanay. And let you plan ni Nanay. Yes. Chef, thank you. Thank you. Thank you kay Chef Arby. Travel soulmates kami ni Ma'am. When we were in Singapore, nandun din sila. Yes. Pero hindi kami nagkita. Hindi pinala na. Oo, ngayon nagkita na. Nung nag-MBS ka, hinahanap ka naman ng kapatid ko. Chef, kahapon ko lang nakita yung naka-jomalone ka, no? Naka-jomalone si Chef. Ang bango-bango niya. Grabe! Thank you, too. Promise talaga, Chef. Tapos na kayo. Tapos na. Masarap ang breakfast. Ang sarap nung calamansi, ma. Actually, mas masarap pa kaysa nung sa original. Yes. Luwag-luwag ako noong December. Ginaya niya lang ako kasi. Eh, ngayon mukhang luwag na luwag ka. Napa na yung vacation mo. Chef, thank you. Thank you to enjoy. You. It's very filling. Ang sarap ng breakfast. Especially the tapa. I love the tapa. And yung longganisa nila, masarap din. Hindi ako masyado mahilig sa longganisa, pero I like the sweetness. Tama-tama lang. So, ayan. Nag-load kami ng pagkain kasi ngayon, mag-iikot-ikot naman kami sa downtown. Yan, mag-tour kami. First stop is the keyhole. And umarkila kami ng e-bike. 500 pesos per hour. Pagkagaling namin doon, pupunta naman kami sa downtown. Welcome to Puka Beach. Where's the puka? What's the tinawag na puka beach? Dahil siya sa mga shells na puka. Ay, yung puka shell. Maganda dito yung vibe talaga niya. Ayan, nasa Puka Beach kami, di ba? Oh, ang ganda-ganda. Old Boracay talaga ang peg dito. Ay, nako, bongga. Tsaka parang dun sa main island, dun sa downtown kasi wala nitong mga ganitong bato. Siguro yun yung kakaiba dito sa Puka Beach. Ha ha ha!
dahil nag-crave kami for lobsters, nandito kami sa Dampa, dito sa Boracay. This is buttered lemon lobster. Pero of course, hindi butter yung ginamit, margarine. Pero ang mahalaga naman is the lobster. So, tikman natin. And scallops, shrimps, and this is calamares. Okay lang, medyo matigas lang yung squid, yung scallops. And this is the lobster. A perfect one. Masarap. Fresh. How I wish butter yung ginamit kasi nga medyo mahal tong seafood na to. Pero masarap naman siya. And then the shrimps. Okay, well cooked, as you can see. Kasi mabilis mabalatan. Okay din. Ito lang medyo matigas. Just a tip, kapag ka mamimili ka dun sa mga seafood, tumawad ka. Iplista mo na yung presyo para sigurado ka na walang pagbabago pagdating dito sa loob. Ito is, ang kuha lang namin sa lobster, 1,800 per kilo. Ito namang shrimp, 1,000 per kilo. Actually, medyo mahal pa yun, pwede pang tawaran. Yung scallops, parang 1,000 din per kilo. Ito naman, a la carte dito sa restaurant, in order na lang namin. So for our final dinner in Boracay, this is our favorite baked oysters. The best. Not only in Boracay, pero para sa akin, ito yung pinaka-best na natikman ko. So yan, titikman ko ulit. Sana hindi nagbago. Still the best. Ang masarap sa kanya, retain na retain yung texture, yung juiciness, yung natural flavor ng oyster. Hindi siya na-overpower ng topping. Super sarap. A must try when you're in Boracay. Huwag ka nang sumubok ng ibang baked oysters. O diba, parang relasyon lang. Huwag ka nang sumubok ng iba because this is the best. Check out, and ay nako, kahit 2 days lang kami dito, Boracay is always refreshing and energizing. May kakaiba sa beach na to, sa hangin, sa tubig, sa buhangin, sa vibes nitong lugar na to that will give you so much energy. Oh, diba? I look energized. And syempre, I'm going to miss this view. Sayang ato, hindi naman nakapag-swimming. Till next time! Bye!